Hi guys! Sa video na to is i-demo ko sa inyo yung basic na pinagkaiba ng MVC tapos ng Razor Page. Bali, hindi ko na isasali yung pros and cons para mapaikli lang yung video natin. So start na agad tayo. Yung MVC pala na approach is yan yung luma. Bali, Razor Page na yung bago ngayon. Pero alam nyo ba na maraming programmers yung nag-aaway-away dahil sa dalawang approach na to? Pero hayaan nyo lang at huwag kayong makisawsaw sa mga ganong klase ng programmer. Siguro kulang sa aruga yung mga programmer na yun o kaya naman hindi sila laking bunakid. Kasi masyado silang agresibo or palaaway, kumbaga lahat dinadaan sa away. Siguro is may ugali silang oso o kaya naman beer kasi laking beer brand sila. Baka hindi nila alam na yung dalawang approach na to is pwedeng i-combine sa isang project lang. Pero sa demo natin is pinaghiwalay ko lang sila na project para mas makita nyo yung difference nila. Unahin natin yung MVC na project. Bali, yung MVC stands for Model, View, and Controller. Bali, yung models natin is yan yung mga data na dinidisplay natin sa user interface or yung views natin. Tapos yung controller naman is siya yung bahala mag-determine kung anong data yung gagamitin tapos anong views yung gagamitin based sa URL na nasa HTTP request. Tapos yung controller natin is may action yan. Tapos madidetermine niya kung anong action yung tatawagin based sa URL tapos routing configuration natin. Tapos gumagamit rin ng static files yung MVC natin para sa CSS, JavaScript, images at marami pang iba. Dito pala sa sample natin is meron tayong home controller. Bali, meron tayong mga actions na index, page 1, tapos page 2. Tapos yung user interface niya or yung Razor View is andito sa views na folder, tapos home. Tapos andito yung index, page 1, tapos page 2. Bali, ganyan yung default pattern ng views natin. Kaya nasa home folder siya kasi yung pangalan ng controller natin is home. Tapos yung mga actions natin is the same lang din yung file name ng bawat views natin. So i-run ko na muna para ipakita ko lang sa inyo yung URL naman na pattern. By default configuration pala guys, yung index na action under sa home controller is yan yung default page. Kaya kung mapapansin nyo, yung URL natin kahit wala tayong pinoprovide na segments, is automatic nakuha niya yung views or yung user interface ng index natin. Pero yung default pattern talaga niyan is yung first segment is yung controller name tapos yung second segment naman is yung action. Kaya kung makita nyo, after ko i-type yung home tapos index is ganun pa rin yung result. So check naman natin yung other pages. Bali, sa page number 1, yung URL segment natin is home daw na controller tapos page 1 na action. Tapos try naman natin check yung second page natin. Kung makita nyo, home tapos page 2 yung segments. By default din pala guys, yung mga actions natin sa MVC is naka HTTP GET. Kaya itry naman natin ngayon yung naka HTTP POST. Bali, ito yung code natin para sa user interface ng page number 1 natin. Bali, may dalawa tayong forms, tapos may dalawa tayong submit buttons. Bali, sa una nating form is nag-provide tayo ng POST na method, kaya hanapin niya sa actions natin yung naka HTTP POST. Tapos dito sa form natin is hindi tayo nag-provide ng action. Bali, yung gagawin niya is gagamitin niya yung the same action ng current page natin para sa HTTP POST. So since nasa page 1 tayo na action, kaya yung hanapin niya is page 1 na may HTTP POST na attribute. So i-click natin yung button para makita lang natin na papasok sa action natin. Diba pumasok dito kasi andito yung breakpoint natin. So try naman natin yung next submit button natin. Bali, dito yung form niya is may method na POST tapos nag-provide tayo ng action na page 1 other. So ibig sabihin nito is hanapin niya sa controller natin yung action na may attribute na HTTP POST tapos may name na action na page 1 other. Diba simple lang naman yung pattern niya. So i-click na natin yung button. Kung makita nyo, diba dito pumasok yung execution ng code natin after natin i-click yung second button. May pakita lang pala ako sa inyo para sa page 2 natin na user interface. Diba minsan is gumagawa tayo ng CSS or style na specific lang sa page natin. Bali, yung approach lang na ginagawa natin is pumunta sa static na folder tapos under sa CSS na folder is dito natin ginawa yung specific natin na CSS. Tapos saka natin ito include sa page na gagamit lang nito. Bali, ito lang guys yung simple natin na demonstration para sa MVC. Kaya proceed naman tayo sa Razor Page natin na project. Bali, pag-expand natin yung project, yung makikita nyo lang dito ng mga folders is pages para sa Razor Pages, tapos yung www root para sa static files natin na CSS, JavaScript, images at marami pang iba. Bali, dito sa pages na folders, dito nakalagay yung mga user interface natin para sa index or yung default page, tapos may home tayo na folder para sa page 1 and page 2. Ginaya ko lang guys yung mga pages natin kanina sa MVC para ma-compare nyo lang. Kung mapansin nyo,
The same pa rin yung approach niya, yung pinagkaiba lang sa Razor Pages is wala na siyang controller. Tapos sa Razor Pages, pwede mo na rin gawan siya ng model na specific lang sa page na ginagawa mo. For example, dito sa index natin, kung expand natin to is may makikita kayong CS file na index model. Bali ito yung code behind or backend code ng index natin na page. Tapos yung pattern niya, for example, naka-http get tayo, yung tatawagin niya na method dito sa index model natin is yung onGet. Ibig sabihin, pag naka-http get kayo is dadaan mo na yung code nyo dito sa onGet bago niya pa man i-render yung user interface mo. I-check natin yung page 1 na Razor page para mas maintindihan nyo kasi mas maraming methods dito eh. Bali dito sa user interface natin is the same lang din, mayroon tayong dalawang forms tapos dalawang submit buttons. Bali pag i-access natin yung URL na may first segment na home tapos may second segment na page 1, http get kasi yung magiging method niyan kaya dito papasok yan sa onGet async. Yung method ko pala dito para sa onGet is nilagyan ko ng postfix na async kasi nakasynchronous yung method natin dito eh. Pero hindi required yan. Naming convention lang yan. Dito pala sa first form natin is may method tayo na post. Ibig sabihin, pag i-click natin yung button is HTTP post yung method na gagamitin niya sa HTTP request. Kaya automatic sa page model natin is hahanapin niya yung onPost na method. Tapos sa pangalawang form naman natin is naka-post pa rin yung method niya. Pero nag-provide na tayo ng handler na adder. Ibig sabihin, pag i-click natin yung button natin, yung hanapin niya sa page model natin na method is yung may method name na onPost tapos yung kadugtong na word is adder. Di ba madali lang sundan yung pattern ng Razor page? So i-run na natin to para i-test lang natin na tama yung mga pinagagawa natin dito. So i-visit naman natin yung mga pages natin. Bali dito sa page number 1, yung segments niya is home tapos page 1. Try naman natin yung page number 2. Bali yung segments niya is home tapos page 2 yung second segment. Balik ulit tayo sa page number 1 natin para i-try lang natin yung mga onPost natin na mga methods. Unahin natin i-click yung first button. Kung makikita nyo, dito pumasok sa onPost na method nung i-click natin yung first button. So i-try naman natin yung pangalawa nating button. So pag i-click natin to, kung makikita nyo, pumasok dito sa onPost adder yung execution ng code natin. Dahil yun sa may handler tayo na adder. May pakita lang ako sa inyo guys para sa page 2 natin. Di ba kagaya sa MVC natin kanina is gumawa tayo ng specific na CSS para sa page natin. Sa Razor page kasi is may tinatawag na CSS isolation. Bali yung file name convention niya or yung pattern is yung file name ng Razor page mo tapos .css. Bali ito na yung magiging specific na CSS para sa page 2 natin na page. Hindi na natin kailangan gumawa ng CSS sa static folder natin. Bali ganyan lang guys yung difference ng basic structure tapos pattern ng MVC tapos Razor pages. Tapos pwede mo rin i-combine yung dalawang approach na yan. So yun lang.